So ayan, paakyat na ako. So tingnan natin kung ilang oras naman ako mag-aantay. Ayan. Kukuha muna ako ng boarding pass. Ayan. Okay, so boarding na ako. Para advance tayo. Davao boarding. Los Piedras? Davao. Local flight. Tapos na huwag mag-protect. Ay, hindi pa. Sa kabila? Okay, shout out. Thank you. But advance, ito na, pa-flight na naman. Oh my God, please. So all Cebu Pacific Airlines flight 5J751 bound for Saigon. This proceed to Cebu Pacific check-in counter B. Boarding Davao. What time po? Huling mamaya 1:30. Mag-a-advance lang ako. Bilang 5J751. Ah, wala kang boarding. Patungong Saigon. Mangyari po lang nang napunta sa check-in counter bilang B18 sa mga oras na ito. 1:30 a.m. Davao? Oo. Pwede po kita yung itinerary niyo? Okay. Pwede na ba ako mag-pun dito ngayon? Mamaya pa mag-pun. Anong oras? Hindi mo makita ng ganyan? May request. Okay. Hindi yan, na-cancel yan. Yan yung bago. PM to, ma'am? Oo. PM pa? Oo. Hindi pa? So, kailan pa yan? 4 hours before. Oo, 4 hours. Hindi ba pwede ngayon? Late ako kanina umaga. Sinabi naman doon sa binilhan, pwede naman daw mag-advance para hindi naman ako mahuli sa flight. Thank you. So ayun, mag-a-advance tayo ah. Tingnan natin kung makakapasok tayo sa flight. Pag-advance na ng 4 hours from the departure talaga na time.
So ayun, pag international flight, minsan inaabot kami ng 18 hours na waiting. Imagine mo 18 to 12 hours to 14 hours sa flight. Ganun katagal. Excuse me. I don't know what happened, ha. And meron pang time na kamuntikan na kaming magsalpukan talaga sa international airport ng isang pasahero, and then natai yung anak ko, and then sinigawan ako ng personnel na hindi mo man lang kayang linisan ng ano, kasi nangangamoy na yung tai ng anak mo, ganyan. Sabi ko, nag-ahabol kami ng time para sa check-in, so walang pakialaman kung nakatai yung anak ko. Pag naka-boarding na kami and nabigay na yung boarding pass namin, we go to the bathroom na or toilet or CR para mag-CR, and I change the panty or the diaper of my infant baby. Yun ang sinabi ko sa kanya, and she's so mad with me in those kind of situation. And there's a foreigner, binigyan sila ng $1, and this lady is so happy with that $1 because of those happenings. Sabi ko, ang babaw naman ng $1 para lang sa isang gang stalking na sa katulad ko na straight housewife and married for 17 years. Wala akong masabi sa akin, di ba? So hindi ako nagpalit ng damit ngayon. So ito yung view dito. Okay, thank you. So ayun, stop muna natin to. See you later, friends.